What's up mga ka-opawo? Sa episode natin ngayon ay tatalakayin natin ang mga pinaniniwalaang may mga nagpaparamdam na di may paliwanag na bagay. Narito ang limang pinaniniwalaang haunted na lugar sa Pilipinas. Lingid sa kalaman ng iba, ang mga gusaling ito o lugar ay maraming istorya ng nakaraan, lalo na't matagal na itong nakatayo dahil karamihan rito ay naging kuta ng mga Hapon at Amerikano na nagpahirap at pumatay sa ating kababayang Pilipino. Ang iba naman ay nagkaroon ng malagim na trahedya. Kung kaya't maraming nagsasabi na may mga kaluluwang nagpapagala-gala dito at hindi matahimik sa kadahilan ng naghahanap pa din sila ng hustisya. Number 5, Ozone Disco Club. Ang Ozone Disco Club na itinayo noong 1991 ay matatagpuan sa Timog Avenue, Quezon City. Ito ay isang nightclub na kaya lamang mag-occupy ng 35 na customer sa loob. Subalit maalaalang noong March 18, 1996 ay halos umabot ng 400 ang tao sa loob. Dahil karamihan sa mga customer ng araw na iyon ay nagsa-celebrate ng kanilang graduation. Ngunit pagsapit ng 11:35 ng gabi, ang kanilang kasiyahan ay natapos nang masunog ang naturang club. Ang kabuuang namatay at nasunog sa trahedya ay umabot sa 162 at 95 naman ang sugatan. Makikita ang mga labinang namatay sa sunog na halos nasa pintuan ng Ozone Disco, kung saan ay hindi mapagkakailang nagtulakan at nagunahan sa paglabas na dahilan ng stampede. Dagdag pa dyan ay ang pagkatrap nila sa pinto. Dahil base sa investigasyon, ang kawalan ng water sprinkles, fire exits at maling disenyo ng pintuan ang naging sanhi upang sila ay magkumpulan papalabas. Dahil ang pintuan ng Ozone Disco ay may one-way swing lang paloob. Sa kasalukuyan, ang nasabing club ay tuluyan ng naidemolish at tinayuan na ng bagong gusali. Number 4, Diplomat Hotel. Ang Diplomat Hotel ay matatagpuan sa Dominican Hill sa Baguio, Benguet. Isa itong rest house at seminaryo noong 1911 bago ito ginawang paaralan at hotel. Noong World War II naman, ito ay naging kampo ng mga tumakas sa gera laban sa mga militar ng Hapon. Dito pinaniniwalaang ginawa ang mga brutal na krimen gaya ng pagmassacre, panghahalay at pagpapahirap sa mga Pilipino. Dito rin pinaniniwalaang pinugutan ng ulo ang mga madre at pare. Kung kaya't marami ang naniniwalang sila yung mga hindi matahimik na nagpaparamdam o nagpapakita sa mga nagpupunta roon ngayon. Pinaniniwalaan din na ang mga batang pinatay dito ay inilalagay sa fountain ng hotel. Kung kaya't hanggang sa ngayon ay marami ang nagsasabing pagpasok mo pa lang sa gusali o lugar ay iba na agad ang pakiramdam mo at para bang laging may nakamasid sa'yo. Number 3, Manila City Hall. Ang Manila City Hall o bulwagang lungsod ng Maynila ay matatagpuan sa Ermita, Manila. Itinayo ito noong 1941 at nasira noong 1945 dahil sa gera at itinayong muli noong 1946. Kilala ito dahil sa napakalaking clock tower nito at kung titignan mo naman ito mula sa itaas gamit ang Google Maps satellite ay makikitang hugis at taol o kabaong na may cross ito. Isa ito sa mga haunted na gusali sa lungsod ng Maynila dahil sa mga kwento ng mga empleyado na nararanasan nila tuwing sila ay nasa night shift. Pinaniniwalaan na kapag patak ng alas 6 ng gabi ay maraming di maipaliwanag na bagay ang nangyayari o naririnig nila rito, gaya ng palaging pagpapakita sa kanila
ng isang babaeng nakaputi at nakabistida. Duguan ang mukha at palakad-lakad lamang daw ito. Minsan naman ay makakarinig raw sila ng footsteps o mga yapak galing sa hallways kahit wala namang ibang tao roon. Number 2, Clark Air Base Hospital. Ang Clark Air Base Hospital ay matatagpuan sa Angeles City, Pampanga. Ginamit ito noong World War II at noong Vietnam War, kung saan dito dinadala ang mga sugatang sundalo at ang iba sa kanila ay dito na din binabawian ng buhay. Taong 1991, nang pumutok naman ang bulkang Pinatubo, inabandon na ang ospital ng mga Amerikanong sundalo at tuluyan na nga itong napabayaan. Sa kasalukuyan ay abandonado na sa loob ng Clark Freeport Zone. Sa katunayan, pinaniniwalaan na isa ito sa mga pinakakinakatakutang lugar sa buong mundo. Makikita pa rin sa loob ang mga naiwang kagamitan ng ospital na lalong nagpapakilabot sa lugar at ang sinasabi nilang morgue sa basement na siyang pinakakinakatakutan ng lahat. Ngunit hindi lamang ito ang mga pangyayari rito sapagkat may mga napapabalitang nagpatiwakal rito at hanggang ngayon ay naandun pa din ang mga lubid na nakasabit na ginamit sa pagpapatiwakal. Kahit ang mga nagbalak pumunta dito o mamasyal para takutin ang kanilang mga sarili ay hindi naman nabigo. May mga nakaka-encounter na kahit nasa labas na ng ospital at nasa kotse na pauwi ay sumasama ang mga kaluluwang hindi matahimik. Hanggang ngayon ay nananatili pa ding abandonado ang ospital at madami pa din sumusubok libutin ito ng gabi para takutin ang kanilang mga sarili. Number 1, Lateral White House. Ang Lateral White House ay matatagpuan sa Baguio, Benguet. Ang bahay na ito ay tinayo ni Don Roberto Lateral noong 1930. Ito ay ginawang vacation house na mag-asawang Don Roberto Lateral at Doña Victorina Lateral. Noong World War II naman ay naging kuta ito ng mga sundalong Hapon at maraming nagsasabi na dito hinalay ang maraming kababaihan. Ang mga Amerikano naman na pinaghihinala ang espiya ay dito pinahirapan at pinatay. Naibenta ang bahay na ito noong namatay si Don Roberto. Ayon sa mga kwento ng mga taga doon ay pinamamahayan umano ito ng mga di matahimik na espiritu. Ayon sa kanila, tuwing sasapit ang gabi at kapag ikaw ay napadaan sa naturang bahay, mapapansin ang isang babae sa bintana na animoy galit na galit sa mga nakikita at ang batang laging nakaupo sa ikatlong baitang ng hagdan sa labas. Marami ring pagpapatotoo ang mga naturang caretaker ng bahay at makailang ulit raw silang nakakakita at nakakaramdam ng kilabot o di maipaliwanag na bagay sa bahay. Gaya na lamang nang makita raw nilang naglalakad sa hagdan o nakatambay sa sala ang namatay na Doña na si Doña Victorina. At ilang mga di maipaliwanag na boses na animoy humihingi ng saklolo. Ngunit sa ngayon ay sarado na sa publiko ang nasabing bahay. Diyan na nga nagtatapos ang ating episode patungkol sa mga haunted na lugar sa Pilipinas. Alin sa mga naitampok natin ang napuntahan mo na o nanaisin palang puntahan? Ibahagi mo na sa comment section below. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating tinalakay ngayon. Kung may suggestion man kayo, ay comment mo lang din below. Huwag po natin kakalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga interesting videos natin. Maraming salamat mga Kaupaug TV.